mga trops, welcome back to my channel. Another day, another track na naman tayo dito sa G-Technica. Ngayon mga trops, ay papakita ko naman sa inyo na ng G650 na NPR. Yan, malapad. Tapos naka FP body na naka high roof. Ibig sabihin special to mga trops. Ayan o, special din ang kanyang kulay kasi two-tone. Kombinasyon ng kanyang puti at ng green o yung apple green. Kaya mga trops, tara, samahan nyo ako. Ngayon mga trops, yan, napakalaki. Okay, malapad na, malaki pa. Ngayon mga trops, ang kanyang ulo ay G650 na naka semi-chrome. Ito mga trops, yung bumper niya stainless yan ha. Yan o, ito plastic, kuba naka-cover lang siya, pero yung kabuuan niya mga trops stainless to. Tapos naka fog lamp. Ayan. Tapos ito signal light. Okay, tapos itong dalawa siguro park light. Ano, park light to mga trops. Ito signal light, tapos ito park light. Ngayon mga trops, ang kanyang makina pala niya ay 4HF1. Ayan o, wait lang. Ayan, 4HF1. Yon. Tapos meron siyang windbreaker kasi kung wala yan ang sagwang tignan. Ano? Kasi sobrang taas nung kahan ng FB body o yung pinaka taas yung roof. Okay, high roof talaga siya, sobrang taas talaga. Kaya napakaba binagay siya dahil o nagpabagay diyan dahil meron siyang windbreaker. Para yung hangin, hindi lang para yung hangin naman mga trops, eh hindi magkukos ng kumbaga yung hangin lang niya mga trops. Pag naka windbreaker, tataas lang siya, lalagpas lang siya doon. Tapos mga trops, ang kanyang gulong, ang size ng kanyang gulong mga trops ay ayun, 750 by 16, tapos naka 5 stud. Yan. Tapos mga trops, eh, no? Nakamolye na siya harap at likod. Tapos mga trops, tignan natin yung loob. Yun. Ito mga trops, oh. Naka power handle. Power siya, power ng kamay. Pero ang ganda nito mga trops, bakit? Kasi pag umuulan, siyempre nakababa, hindi basta-basta masisira. Usually kasi siyempre pag naka power window maganda kasi hindi ka na kagad pupersa, pipindutin mo lang. Pero usual kasi mga trops, pag nabasa yun, sakit din sa ulo. Kaya usual ang pinapakabit ng mga customer dito mga trops eh yung ganito, manual. Hindi kamay ang umiikot para may taas at may baba yung kanyang window. Tapos ito mga trops, bagong upholstery. Yan o, yung roof niya mga trops, yung bubong niya taas, tas yung plastic oh, talagang bago. Tapos yun, bagong stereo. Yan, bagong kanyang dashboard. Tapos may space pa rito sa likod mga trops. Yan, laki pa ng space. Pwede ka pa maglagay ng jack o mga tools pa dyan na pwede mo ilagay. May space pa talaga, laki. Tapos ito, yan, tapos yung flooring. Yan. Tapos ito pala mga trops, oh. Si Carillo, yung mga mahihilig na mga driver dyan. Yan. Tapos pwede ka dito ka na rin, tanggalin mo to, pwede ka mag-charge. Yung car charger, talpak mo lang dyan yun, pwede ka na mag-charge. Ngayon mga trops, tignan naman natin yung loob ng kaha ng FB body. So yun nga mga trops, bago muna pala yan, pakita ko muna sa inyo na naka 8 stud, maliliit, tapos naka 5 stud, tapos double tire siya. Tapos nakikita niyo mga trops, oh, bakal, as in bakal pati yung ano, mga soleras niya, bakal oh, tapos yung baby chassis niyo, 2x3, tapos ang kanyang chassis na dito mismo sa G-Technica ginagawa. Yan, tapos molye niya, double molye, double auxiliary. Ay,
Tara mga trips, tignan natin itong kahan na to. Napakataas oh. Ngayon mga trops, ang kagandahan dito ah, meron siyang dalawang bilog. Siyempre sa pagpreno at itong puti sa pag-atras. Bukod pa dyan, meron pa siyang ilaw sa taas. Yan. Yung pababa na yan. Yan. Signal light, preno, yan yun. Bukod pa rito, meron pa siya sa taas. Kabilaan niya, mga trops ha. Ayun o. Kabilaan niya. Yan. Tapos stainless ang kanyang handle. Yan o. Stainless. Tapos mga trops, ayun o. Napakaganda. Idea. Na napakagandang idea mga trops kasi may pintuan doon. Yan, may pintuan. Bukod dito sa pintuan dito, may pintuan doon. So tara. Iyon. Ito, ito pala mga trops, no? Laki. Ayan, no? Pa ako. Laki, lapad. Hindi ka mag-aalanganing tumapak or ma-out balance kasi pag tapak mo, malaki sakop ng paa mo. Ito maganda. Kasi usual kalahati lang eh. Halos parang kalahati lang ng paa mo yung tinatapak mo. Pero ito, malaki, malapad, maganda. Tapos ito mga trops. Ang ganda. Ganda ng upholstery dun, no? Yan, lalagyan pa yung handle na yan. Yung mga ano na yan, may guide na yan. Lalagyan ng handle. Tapos ito, flooring. Bakal. Tapos ang kanyang upuan. Isang buong diretso. Tapos natutupi ito. Yan, ibig sabihin yan, pag may marami ka pang lalagyan mga trops, pwede mong tupuin. Yan, tulad nun. At kung tao naman ay sasakay mo mga trops, yun, pwede mo ibaba. Kaya double purpose. At ang kagandahan dito mga trops, ah, sobrang taas. Hindi ko abot ang bubong. Sobrang taas talaga niya. Ay, grabe. Taas talaga niya mga trops. Ang height ko is 5'3 siguro, nasa ano to? 5'8, 5'7 yung height niya. Okay. 5'3 ako eh. So, mga siguro 5'7 or 5'8 yung height. Ganun kataas. Ay, no? Apple green, no? So, sarap sa mata. Palibot to. Alright. Yan. So, ito mga trops, tignan mo. May pintuan. Ating bubuksan. See? Stainless. Sama kanyang mga handle. Tapos stainless. Bababa tayo. Huh! Iyan, no? Kita niyo mga trops? Iyan, no? Tapakan dun. Para makakit ka sa panibagong pintuan. Iyan. Alright. Usual mga trops, na kailang labas na sila nito. Actually marami na, hindi ko lang naibablog yung iba kasi hindi ko naabutan. Kinukuha kagad ang customer, inuwi ng Samar, inuwi ng Luzon. Kasi ito mga trops, ideal talaga nito ha? Sa ganitong matataas at malalapad na unit, lalo-lalo itong FB body. Maramihan, full pack. As in talagang pag kinarga mo rito, syempre yung mga ngamba, naka double tire. Pag kinarga mo rito, marami, hindi ka lugi sa biyahe. Lalong lalo na ngayon mga trops, napakataas ng diesel ngayon. Diyos ko, ang taas, grabe. Yan. Hindi ka rito lugi pag bumiyahe ka rito. Tapos yun mga trops oh. Sabi ko sa inyo, may space pa doon na pwede mo lagyan ng luna, ng tali, ng kalso, o mga bagay na gusto mong ilagay doon, pwedeng-pwede mong ilagay doon. Kasi hindi siya malalaglag. Or para double purpose, lagyan mo ng kabilaan tapos doon mo na ilagay. May panibago ka ulit na extra na paglalagyan. Alright. Tapos mga trops ha, ito mga bagong kanyang mga salamin. Ayan, no? Pero ito ay walang stainless na harang. Usual kasi iba may harang, di ba? Ayan. Pero ito wala.
sinwala. So yun nga mga troops, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. At mga troops, may singit ko pala sa inyo. Pag bumili kayo dito ng unit sa G-Technica at nagkaroon kayo ng problema, automatic mga troops, hindi naman kayo papabayaan ng G-Technica. Kaya nga sila nagbibigay ng warranty sa inyo at para malaman kung magkaroon man ng problema sa inyong mga unit, malaki man o maliit na bagay, mga troops, hindi kayo papabayaan ng G-Technica. At ma-share ko pala sa inyo mga troops, pag nagkaroon kayo ng problema nasa alang-aling lugar, mga troops, automatic tawagan nyo kagad ang sales agent nyo o yung nag-asikaso sa inyo mga troops. Tawag kagad kayo, automatic pupunta kayo ng mga service nila kung saan man kayo, lugar, automatic mga troops, isi-service na lang agad kayo kung saan man kayong lugar na nasiraan. Okay? At mga troops, huwag na huwag nung papagalaw ang inyong unit sa inyong mekaniko o sa ibang manggagawa, lalong-lalo na naka-warranty kayo mga troops. Kasi mabuboyd o mawawala ang inyong warranty. Sayang naman. Kaya, please, kung nagkaroon kayo ng problema, contact agad ng inyong sales agent at automatic, susolusyon ng agad nila ang inyong mga problema sa mga unit na nabili nyo dito sa G-Tech. So yun mga troops, hanggang dito lang, maraming salamat sa inyo. At kung nagustuhan nyo itong aking video, please like at please subscribe to my YouTube channel para laging updated ka sa aking mga video. So, bye-bye!